po ay post ni BP Sara, tingnan ninyo. Sinabi ko na po to sa inyo dati pa. BP Duterte, naging mas matindi na ang paninira sa akin. Diyan pa tayo nakafocus. Wala tayong infrastructure, mataas ang presyo ng bigas. Saan kayo nakafocus, kayong mga vloggers, mga animal? Kayong mga sumusuporta diyan kila Tamba, anong focus nyo? Eto? Ano sabi ni BP Sara? Naging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ito ng isang organisadong demolition job. Sisiraan ako para pagdudahan, pahiyain at paghinaan ng loob. BP Sara, huwag kang paghihinaan ng loob. Andito kami sa likod ninyo. Pero please lang, huwag nang maniwala sa Marcos. Please lang. Nakikiusap po. Kasi totoo, pag inatake ka ng inatake at sa tingin mo wala kang tao sa likod mo, panghihinaan ka ng loob eh. Nauunawaan ko si BP Sara. Kaya ipakita natin nasa likod niya tayo. Kaya lang po, napakahirap niyan. Napakahirap ng kalagayan ni BP Sara. Isolated na po siya eh. Nagsalita na siya at nagsasalita. Tulungan po natin si BP Sara. Ako ay nasa likod ninyo. Until bitaw ka sa Uniteam. Suportahan po natin si BP Sara until bitaw siya sa Uniteam. Pero kung ipopromote na naman niya another Marcos, I'm sorry po. Sana magising tayo sa katotohanan. Baka mamaya, babalik sa Uniteam. Ako naman naniniwalang hindi. Pero kung sasabihin niya, suportahan si Aimee Marcos, excuse me po. Unless may konkreto, hindi puro dakla. Sorry, ayoko kay Aimee Marcos. Sabi ni General Camote TV, sa Cagayan Valley at Isabela, maraming tulay na bago dahil sa build ni Tatay Dig. Siyaan ang may resibo. Uy, talaga, sa Cagayan Valley, ha? Oo, dyan yung daddy ko, Cagayan Valley. Oh, very good. Diba? Duterte lang yan. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Tandaan po natin na mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at political na interes. Bullseye. Yung paninira kay BP Sara ng mga vloggers, alam naman natin kung kanino galing yan. Mga gago yun. Alam naman natin kung sino mga bayaran na sinisiraan si Sara. Alam kong hindi kayo gago at alam nyo kung sino-sino tong mga to. Ano? Bakit pinapasiraan ng mga politiko si BP Sara? Kasi, una sa lahat, hindi nila kayang talunin ang Duterte. Tinik sa kanila ang Duterte. Pangalawa, yan na yun. Personal at political na interest. Again, back to one po tayo. Ano? Hindi nila kaya ang Duterte ng mano-mano. Hindi nila kaya ang Duterte ng malinis. Yung trabaho sa trabaho. Hindi nila kaya. Ang kaya nila, siraan ang Duterte. Kaya nga kita nyo ang attack kay BP Sara. Personal. Sinabi ko na po yan dati pa. Nung nagbitaw siyang DepEd, sinabi ko, aatakihin ng personal si BP Sara. Asahan nyo yan. Bakit? Ganyan po yung mga bayarang vloggers na alam nyo naman kung sino ang nagbabayad sa kanila. Hindi ko nasasabihin, pero ang dami na pong ebidensya, audio na lumabas nun. Alam natin sinong pinansyer ng mga naninira kay BP Sara. Personal attack po sila. At ang mga ito ay hindi interes ng bayan, hindi interes ng Pilipinas. Interes nila. Interes ng mga weak,
dahil pinalaking spoiled, dahil pinalaki sa pera, hindi marunong sa ground, hindi kilala ang totoong nangyayari sa mga mahihirap, mga walang alam. Yan po ay aasa sa paninira kay BP Sara at Duterte. Sabi dito, Jeb Rivera, pati sugat sa liig, pinakailaman pa din. Kaya nga eh. Diba? Pakita nyo naman sana lang, let us stick to the issue. Pakita nyo naman na may utak kayo. Kasi kung ang vlogger ninyo wala ring utak yung amo. Huwag po personal attack. Issue, yung may kinalaman sa gobyerno, sa politika. Eh, pati sugat sa leeg, pinakialaman ninyo. O di ginawa kayong gago ni Sara. Pinaglaroan kayo. Sinagot niya yan. Kasi yan ay pagpapakita ng walang utak. Ang personal attack, walang utak. Jenny Balangkit from Hong Kong, shout out. Oh, di ba? Anong inaasikaso niyo, paninira? Ito asikasuhin niyo. Ah, malaki ba? Nababasa? Oh, wala yung cursor ko. Ano ka ba? Oh. City with the highest crime in Southeast Asia 2024. Top tayo. Crime rate. Manila number 1. Number 2 KL. Nakapunta na po ako ng KL. Grabe din dyan. Kaya ibig sabihin, tinalo pa natin ng KL. Tinalo pa ng Manila. That means a lot. Alat po. Phnom Penh. Galing din po ako dyan, Cambodia. Hindi ko makakalimutan ng Cambodia kasi we were there 2015. Nag-stay po kami dyan sa pinakamalaking hotel dyan dahil dun sa trabaho ko dyan sa Phnom Penh, Cambodia. Dyan ko po naihinto yung aking paninigarilyo. I'm sober since 2015 pagdating sa sigarilyo. Dyan ko po nahinto. Sa Cambodia. Matindi rin po dyan. Grabe po ang gambling sa Phnom Penh. Isa pong gambling city po ang Phnom Penh. Cambodia. Mas mataas pa ang Manila. Jakarta, Ho Chi Minh, Cebu. O yan, pang-anim Cebu. JB, Malaysia. Nakapunta rin ako dyan. Johor Bahru. Sa mga taga Malaysia, shout out sa inyo sa mga taga JB. Nag-perform din dyan yung isa kong banda. Pattaya, Iloilo. Ayan, pangsiyamang Iloilo. Kala ko malalambing ang mga ano. Iloilo, di ba Ilonggo? Malalambing. O, Bangkok. Sabi ni Jobar, ayusin muna natin ang problema ng ating bansa bago ang China. Tama. Alam mo, bago nyo inaayos ang problema natin sa Chinese dyan sa dagat, ayusin muna natin yung mga sugarol, mga pogo na Chinese dito sa loob ng bansa natin. Napaka-ipokrito natin na napakalayo ng mga Chinese, pinuproblema natin nasa dagat. Itong nasa loob ng syudad natin, city itself, syudad, city, ibig sabihin maraming tao, delikado, ang daming krimen na nagagawa ng pogo. Huwag tayo magbulog-bulagan. Inireklamo ninyo yung tubig, yung water cannon di umano na ginagawa ng Chinese sa dagat. Mga ipokrito kayo. Yung Chinese dito, may mga lisensya, yung mga bodyguard nila. Na mga Pilipino, may lisensya, may hawak na baril. Napaka-ipokrito ninyo mga animal. Galit na galit kayo sa mga Chinese sa dagat.
yung nasa syudad natin. Baka nga kapitbahay pa natin dyan sa multinational, ang dami raw dyan Chinese na mga pogo. Isang sikat na syudad yan. I know that place. Syudad, napakadami niyan. Napakalaking subdivision niyan. Hindi nyo maawat. Kasi nagyayabang kayo, galing-galingan kayo sa mga Chinese dyan sa mga dagat. Kung hindi ba naman kayo mga talaga kayo nasa gobyerno na mga nuknukan kayo mga ipokrito. Hindi nyo maayos ang Chinese sa dito sa loob ng bansa, sa labas ng bansa inaatupag ninyo. Anong gagawin nyo? Biyahe kayo ng biyahe. Tingnan nyo. Yung crime rate sa Pilipinas, ano na? Diba? Nangunguna tayo. Hindi ba kayo nahihiya? Tapos ang binabakbakan nyo si BP Sara? Kung kayo, ha, wala kayong kahihiyan, mahiya kayo sa mga anak ninyo. Magsilayas na kayo dyan. Hindi ko po kayo pinagre-resign, ha. Hindi po ako nananawagan ng resign kasi ayaw ni PRRD yun. Sinabi niya siya, maraming video yan. Ayaw niya. Basta gawin niyo trabaho niyo. Ang sa akin, tama naman si PRRD kaya hindi ko kayo pinagre-resign. Sa akin lang, kung sa tingin ninyo wala kayong silbi, magkusang loob na lang kayo kaysa nakakahiya kayo. Diba? Anong sasabihin nyo sa SONA? Puro fake news. Sabi dito, sekretary sa gobyerno, boss ng Pogo. Nabalitaan natin yung Pogo, yung mga bodyguard nila. Isipin mo, may mga bodyguard ng mga animal. Nag-agawan ng baril. Bodyguard sa bodyguard ng mga boss ng mga Pogo. Chinese po, hindi Pilipino. Di baril. Diba? Takot na takot kayo dun sa tubig, sa dagat. Inuknukan kayo ng mga ipokrito. May barila mga bodyguard dito, nagluloko-loko sila-sila, naggugulpihan, nagbabarilan. Ang nilalabas nyo sa media, yung water cannon sa dagat, di ba kagago? Nakakagago kayo? Makagago kayo. Itong mga bayarang ano na to, makagago talaga. Pasensya na, ha. Hindi naman daw mura yung gago. Tinanong ko kasi. May pinagtanungan ako, hindi ko na sasabihin. Wag daw nagmumura. Sabi ko, yung ano ba, gago, mura ba yun? Natanong. Hindi naman daw mura yung gago. Pero yung PI mura. O di gago na lang. Gago. Yun ang sinasabi ko, di ba? Victoria Donato, shout out sa iyo. Mamaya, huwag niyo pong kakalimutan. Sana naman, bago tayo mag-iwa-iwalay, baka pwede. Yung mga hindi pa naka-like, pa-like tong ano na to. Labas muna kayo saglit, tapos like niyo po ito. Ha? Like niyo po itong video na ito para mas kumalat. At sana i-share niyo rin, ha? Yung ating Facebook, Coach Oli News PH. At huwag po kakalimutan, Banateros, ha? Everyday na po yan. Titingnan natin. Baka maging Monday to Friday na po ang Banateros. Abangan po for further announcement ang Banateros sa SMNI. Maraming salamat sa SMNI talaga. Grabe. Aurea Haway, maraming salamat. ECT78, Ernina Javier, Road Trip at iba pa. Maraming salamat. Brian Flomino at Joylyn Legaspi. Maraming salamat po. Sabi dito ni Jeb,
at Gina PH, ayaw pa kasi i-confirm kung buhay pa ba or patay na. Na ano na daw eh. May balita na hindi ko alam ha. Nabypass ata. Hindi natin alam. Oo coach, mahilig yan sila sa fake news, di ba? Kung ano-anong paninira ginagawa kay BP Sara. Charito Sarino. Si Makagago ang gago. Eh gago, sinabi niya naman gago siya, Makagago, di ba? Oh, shout out from Hong Kong. Oh, sa mga taga Hong Kong, hope to see you again ha. Thank you sa mainit na pagtanggap niyo sa Banateros Brothers at sa mga SMNI team. Thank you po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po. Kita-kits po tayo mamaya. The next performance will start momentarily.